Avery, si Sander, oh. Itinuro niya pa kung saang banda nakapwesto ang binata. Ano ka ba, Summer? Ibaba mo nga ang kamay mo. Nakakahiya. Sita ni Avery sa kanyang kaibigan. Ngayon ka pa nahiya. Araw-araw ka namang nagpapapansin sa kanya. Matagal nang gusto ni Avery si Sander. Bata pa lang sila noon ay crush na niya ang childhood best friend nito. Kaya nang malaman niyang bumalik na sa Pilipinas ang binata, ginawa niya ang lahat para lang mapansin siya at magustuhan. Simula kasi nang bumalik si Sander, ay lumayo na ang loob nito sa kanya. Subalit magkaibigan pa rin silang dalawa. Pero hindi na gaya ng dati na sobrang close nila. Wala ako sa mood, Summer. Hindi ko muna siya lalandiin. At isa pa, kasama niya ngayon ang pamilya niya. Behave muna ako ngayong gabi. Nagkibit balikat na lang kanyang kaibigan. Nandito sila ngayon sa isang sikat na hotel sa Makati. Birthday ngayon ng papa ni Summer at isa siya sa mga invited na bisita. Puro bigati ng mga businessman and politician ang nandito ngayon sa Magarbong Hall na ito. Sanay na si Avery na dumalo sa mga ganitong klaseng party dahil kabilang siya sa mga elite society. Mga taong individual na may masasabi sa buhay. Nakayang gumastos ng 10 milyon para lang sa isang alahas. Si Avery Castudio ay anak ng isang mayaman na negosyante dito sa Pilipinas. She is the one and only heiress of her father's company. Avery, mukhang nagagandahan sa'yo si Mr. Stranger, oh. Kanina pa siya nakatingin sa'yo. Biglang sabi ni Summer. Ako bang pinagluloko mo, Summer? Sinong Mr. Stranger ka dyan? Eh wala namang tao sa gilid natin. Halo? Nasaan na yun? Kanina lang ay nakatayo siya dyan sa kabilang table. Ba't biglang nawala? Nagtataka nitong tanong. Nang marinig ni Wade ang sinabi ng anak ni Mr. Del Mundo, agad siyang umalis sa kanyang kinatatayuan. Pagpasok pa lang ni Avery sa loob ng function hall kanina ay naagaw na ng dalaga ang atensyon nito. Nang magsimula ang party ay hindi na niya inalis ang tingin nito sa magandang dalaga. Mabuti na lang ay hindi siya naabutan nito na parang tanga na nakatitig sa kanyang malaanghela na mukha. Tara na dito, Summer. Mamaya baka hindi na pala taong nakikita mo. Che, tao yun. Sigurado ako. Kapag nakita mo siya, baka makalimutan mo na agad si Sander. In your dreams, si Sander lang ang magugustuhan kong lalaki at wala nang iba. Ang tanong, gusto ka ba? Pang-aasar ni Summer sa kanyang kaibigan. Habang puro Sander ang nasa isip ni Avery, si Wade naman ay hindi na niya nakalimutan ang dalagang nakita niya sa birthday party ni Mr. Del Mundo. Pagkatapos kasi ng gabing yun ay halos mabaliw na siya sa kakaisip sa dalaga. Hindi niya lubos akalain na maganda pala ang itinatagong anak ni Limuel Custudio. Sa kabilang banda, kanina pa kinakabahan si Avery dahil ngayong araw na ito, magko-confess na siya sa tunay niyang nararamdaman kay Sander. Sana lang ay huwag siyang i-reject nito. Malakas siyang napabuntong hininga bago siya pumasok sa mansyon nila Yuhan, isa sa mga kaibigan niya. Akala namin hindi ka pupunta, sambit ni Yuhan sa kanya. Pwede ba yun? Saka ngayon na nga lang ulit tayo magkikita. Weh, di nga. Birong tanong ni Summer. Inirapan na lang niya ang kaibigan nito. Sa circle of friends nila, sila lang ni Summer ang dalawang babae. Na buong pagkakaibigan nilang lima noong high school sila. Nagkawatak-watak lang sila na mag-college na sila dahil hindi na sila same school nang pinagpasukan. Bro, magsalita ka naman dyan. Batiin mo naman si Avery. Sambit ni Genesis kay Sander. Good morning. Bagot nitong sabi. Tipid namang ngumiti si Avery at imbes na umupo siya sa tabi ni Sander ay kay Summer na lang ito tumabi. Gaya ng dati, nag-movie marathon silang lima habang kumakain ng pizza, fries at hamburger na ginawa ng kasambahay nila Johan. Pagkatapos nilang manood ng horror movie, ay tumambay na silang lima sa garden nila Johan. Mamayang gabi ay balak nilang mag-inuman. Ngayon na lamang, tsempo, kaya dahan-dahan ang tumayo si Avery sa kanyang upuan para pumunta sa gilid ni Sander. Napakagat siya sa kanyang labi nang tingnan siya ng kaibigan nito. Ito na, sasabihin na niya. Sander, may sasabihin nga pala ako. What is that, Avery? Napatingin silang apat sa kanya kaya mas lalo siyang nanginig. Sander, gusto kita. Bata pa lang tayo ay crush na kita. Hanggang sa hindi ko namamalaya na mas lalong lumalalim na pala ang nararamdaman ko para sa'yo. I'm in love with you, Sander Melendez. I know, Avery. Matagal ko nang alam. You're so obvious. Look, I don't like you.
Hindi mo ba napapansin na iniiwasan kita madalas? Kasi para kang linta na lapit ng lapit sa akin. Gusto mong ma-real talk? You're not my type. And I don't want a desperate woman like you. Kaya pwede bang tigil-tigilan mo na ako? Napayuko na lang si Avery ng dahil sa hiya, bago pa siya umiyak sa harapan nilang lahat. Mabilis ang tumalikod at tumakbo palabas ng manso nila Johan. Tinawag pa ni Summer ang pangalan nito, subalit hindi na siya lumingon pa. Labis siyang nasaktan sa ginawang pagpapahiya at pag-reject sa kanya ni Sander. Nang makarating si Avery sa kanilang mansyon, ay pumunta agad siya sa kanyang silid. Doon niya ibinuho sa mga luhang kanina pa nagbabadyang pumatak. Gusto niya lamang maranasan na mahalin ng ibang tao. She craves attention and love. Akala niya ay si Sander na ang magbibigay ng kalinga at pagmamahal sa kanya. Subalit hindi pala. Iha, ba't ka umiiyak? Tanong ni Melody sa kanyang alaga. Nay, pangit ba ako? Desperada ba ako sa inyong paningin? Anak, hindi ka pangit. Hindi ka rin desperada. Kung ano man ang dinadamdam mo ngayon, malalagpasin mo rin yan, anak. Ikaw pa ba? Ang strong mo kayang bata. Malungkot na ngumiti ang dalaga. All of her life, nanlilimos siya ng atensyon at pagmamahal sa kanyang ama. Subalit kahit na anong gawin niya, ay mas priority pa rin ni Lemuel ang kanyang negosyo kesa sa anak nito. Bata pa lang si Avery nang mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit sa puso. Si Nanay Melody ang nagpalaki sa kanya at tumayong ina at ama nito. Sa araw na yun, umiiyak lang nang umiiyak si Avery sa kanyang silid hanggang sa mapagod ito. Kinabukasan, ay balik ulit siya sa dati nitong postura na masayahin at makulit na dalaga. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko hanggat hindi mapapa sa kanya si Sander. Hindi pa rin siya nadadala at araw-araw pa rin siyang nagpapapansin sa binata. Miss, are you okay? Huh? Yeah, I'm okay. Nagkasalubong ang kilay ni Avery dahil tirik na tirik ang araw, subalit ang lalaking nasa harapan niya ay balot na balot ang katawan. Nakasuot pa ito ng face mask na animoy isang kriminal. Nandito siya ngayon sa isang cafe at aksidente niyang nakita ang mga kaibigan nito. You're Avery, right? Ikaw yung pinag-uusapan nila, hindi ba? Kung ganyan ang ugali ng mga kaibigan ko, hindi ako magdadalawang isip na i-cut ang connections ko sa kanila. Look, kanina ka pa nila binabackstab. Always remember this. True friends never do that. Cut your connection to them now because your friends are toxic and plastic. Binabackstab ka nila, oh. Sambit ng ekstranherong lalaki. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa kanila dahil sa huli, ikaw lang ang magsasuffer. Never settle for less. Gugulati na sana niya ang mga kaibigan nito, subalit hindi natuloy nang marinig niyang siya pala ang topic nila. Nagtago siya sa gilid at pinakinggan ang lahat ng pangungutsa na sinasabi nila laban sa kanya. Even Summer, desperada na pala ang tingin nito sa kanya. Kunwari supportive, pero hindi pala. Nakakatawa yung itsura niya kahapon. She's really pathetic. Nagtitiis na nga lang ako sa kanya. Walang preno na sabi ni Summer. Hindi na niya pinakinggan ang ibang sinasabi ng mga kaibigan nito tungkol sa kanya dahil umalis na siya sa kanyang pinagtataguan at lumabas sa cafe na yon. All this time, pinaplastic lang pala siya ng mga kaibigan nito. Napagtanto niyang wala pala siyang tunay na kaibigan at tanging sarili niya lang ang kakampi nito at wala nang iba. Mukhang tama nga sila. Masyado na siyang desperada kaya naman titigil na siya sa paghahabol kay Sander. Mas mabuting mag-self-love na lang siya kaysa ibuhos ang pagmamahal nito sa maling tao. Isang araw, habang nagre-relax siya sa kanilang pool area, biglang lumitaw ang kanyang ama sa harapan nito. Nagulat pa siya na makitang may kasama itong lalaki. Avery, nag-resign na pala ang dati mong driver. Ito nga pala si Wade, ang bago mong personal driver na pumalit kay Manong Pablo. Nalaglag ang panga ni Avery na makita niya ang gwapong mukha ng binata. Kulang na lang ay tumulo ang laway niya. Avery, anak? Okay po. Hello, Wade. Friendly nitong bati sa binata. O siya, maiwan na kita dito, iho. Avery, ikaw nang bahala sa kanya. May importante kasi akong aayusin sa kumpanya. Nang umalis ang kanyang ama ay pinaupo niya si Wade sa kanyang tabi. Matamis niya nginitian ang binata at binigyan niya ito ng juice. Nakakahiya naman kasi kapag siya lang ang umiinom. Tapos itong kasama niya ay wala. Napakurap ng ilang beses si Avery na makita niya ang maugat na dalawang kamay ng binata.
His strong masculine features are his asset for alluring women like her. Hindi niya type ang mga lalaking malaking katawan, subalit hindi niya maintindihan ang sarili nito kung bakit naa-attract siya kay Wade. Sigurado ka bang personal driver kita? Hindi ka ba artista o model? Tanong ni Avery sa binata. Yes, ma'am. Personal driver niyo po talaga ako. Hindi po ako artista. Naku, wag mo na akong ipo o tawaging ma'am. Avery na lang ang itawag mo sa akin. Ilang taong ka na pala? Casual na tanong nito. 28. Tipid na sagot ni Wade. Kanina pa gustong halikan ni Wade ang mapupulang labi ni Avery. Subalit, ayaw naman niyang masisanti agad sa first day ng trabaho niya. Ayaw niyang masira agad ang plano nito. Si Wade de la Vega ay ang misteryosong bilyonaryo na may-ari ng global company na namamayagpag ngayon sa mundo ng business industry. Nag-apply siya bilang personal driver ni Mr. Custodio dahil gusto niyang malaman ang tunay na ugali ng matanda. Subalit hindi niya inaasahang mapupunta siya sa anak nito. May hotel kasi silang pinapatayo sa Palawan at isa sa mga kabusiness partner niya sa project na yon ay si Mr. Limuel Custodio. Tanging ang pamilya at iilan lamang nitong empleyado ang nakakaalam na siyang totoong may-ari ng W Company. Matanda ka na pala. Kuya na lang itatawag ko sa'yo. Pero in fairness ha, hindi ka mukhang 28 years old. Mas prefer kong tawagin mo akong Wade kesa kuya. Mabilis nitong saad. Okay, madali naman akong kausap. Pero alam mo, sayang, ang gwapo mo kung magiging personal driver lang kita. Ayaw mo bang mag-artista o maging model? Masaya ako sa trabaho ko, Avery. Saka wala akong balak mag-artista o maging model. Tumangutang mo naman ang dalaga. Mukhang simpleng buhay lang ang gusto ni Wade. Nirerespeto naman niya ang desisyon nito at hindi na niya kinulit ang binata. Maganda. Makinis ang kutis at hindi mahilig maglagay ng makeup sa mukha si Avery. Bagay na nagustuhan ni Wade. Mabuti na lang ay hindi siya namukaan ng dalaga. Siya kasi ang lalaking kasama ni Avery na nakikinig sa mga pinagsasasabi ng mga kaibigan nito behind her back noong nakaraang linggo. Avery, wala ba tayong pupuntahan ngayon? Kung wala na, pasok muna ako sa quarters naming mga lalaki. Sure, Wade. Mabait at gentleman na lalaki si Wade kaya mabilis niyang nakapagpalagayan ng loob. May sense rin itong kausap. Hindi kagaya ng ibang lalaki na puro papogi lang ang alam. Kahit papano ay hindi siya nabuburyo sa kanilang mansyon. Si Avery ay isang fashion designer at may maliit siyang boutique. Sinusulit na niya ang 2 buwan niyang bakasyon dahil magiging busy na ulit siya kapag bumalik na siya sa trabaho nito. Good morning sa pinakamaganda kong amo! Nakangiting sambit ni Wade. This past few days, napapansin niyang nagiging malandi na siya. Bulero, ang aga mo naman atang nagising. Nag-jogging kasi ako. Ah, kaya pala. Mamaya pala aalis tayo. Kailangan ko kasing bisitahin ang shop ko. Mas lalong humanga ang binata nang malaman niyang may clothing business pala si Avery. Akala niya kasi ay spoiled brat ito at walang alam sa buhay, kundi gumala at magwaldas lang ng pera. Pero mali pala siya sa parte na yun. Pagkatapos nilang mag-usap ay pumanhik na siya sa kanyang silid upang maligo. Sabi kasi ni Avery, sabay na raw silang kumain ng agahan, kaya binilisan niya ang bawat galaw nito. Ayaw niya namang tanggihan ng dalaga at baka magtampo ito sa kanya. Walang uniform ang mga driver ng Custodio family, kaya isang puting t-shirt at dark blue pantalon lang ang sinuot niya ngayon. Kahit simple lang ang suot niya, ay malakas pa rin ang dating nito. Wow, mukhang hindi ko na kailangan kumain. Dahil biceps pa lang ni Wade, busog na ako. Mahinang sinampal ni Avery ang kanyang pisngi dahil ang aga-aga, umaatake na naman ang pagiging malandi nito. Wade, kain na tayo? Nanay Melody, Ate Joy, Mang Carlito, kain na po tayo. Pakitawag na lang po yung iba na makasamahan nyo. Sigaw nito. Napakamot na lang si Wade sa kanyang ulo dahil akala niya ay gusto talaga siyang makasama ni Avery na kumain ngayon. Nag-assume pa naman siya, pero hindi pala dahil mukhang nakasanayan na pala ng dalaga na kapag kakain ito ay kasabay niya mga kasambahay nila, security guard at ang kanilang mga driver. Uy, may bago pala tayong kasamahan dito. Welcome sa mansyon ng mga Custodio iho. Ano nga ang pangalan mo? Tanong ni Nanay Melody sa binata. Magandang umaga po. Ako nga pala si Wade, ang bagong driver ni Ma'am Avery. Magandang umaga rin sa iyo iho. Ako nga pala si Nanay Melody.
Payo ko lang sa'yo. Huwag mong tawaging ma'am ang alaga ko. Kung ayaw mong bugahan kanya ng apoy. Ayaw niya kasing tinatawag sang ma'am dahil para sa kanya. Pamilya na ang turing niya sa atin. Ah, ganun po ba? Maraming salamat po sa advice, Nanay Melody. Napangiti na lang si Wade nang biglang umingay sa loob ng dining hall. Mukhang close talaga si Avery sa kanyang mga tauhan. Napuno ang mahabang lamesa dahil lahat ng mga nagtatrabaho dito sa mansyon ng mga kustudyo ay present sa agahan. Siguro kapag mas nakilala niya pa ng lubusan si Avery ay baka tuluyan ang mahulog ang loob niya sa dalaga. Sino ba naman ang lalaking hindi magkakagusto kay Avery? E nasa sa kanya na ang lahat ng magagandang katangian ng isang babae. Talagang swerte ang lalaking mapapangasawa nito. Sana nga ay siya na lang yun. Wow, ang taray naman ni Sir. May pasins ka pa dyan. Kansaw ni Avery kay Wade. Masyado kasing nakakasilaw ang init. Nang mapansin niyang walang balak mag-seatbelt si Avery, ay siya na mismo ang nagkabit ng seatbelt sa dalaga. Para ma-safe ka. Anya nang tumingin sa kanyang gawi ang dalaga. Thank you, Wade. You're always welcome, Avery. Nang makarating sila sa shop nito ay naabutan ni Avery si Summer na bumibili ng bago niyang collections. Tipid niyang nginitian ang dati niyang kaibigan nang kumaway ito. Simula nang malaman niyang binabackstab lang siya ng mga kaibigan niya, ay pinutulan niya ang pagkakaibigan nilang lima. Nginitian niya lang ang dalaga bilang respeto sa tagal ng pinagsamahan nila. She doesn't deserve to be in that kind of friendship. Kung noon, nagsisik siya ng atensyon ng ibang tao, ngayon naman ay hindi na. Natuto na siya sa pagkakamali niya. Kaya pala pakiramdam niya ay hindi siya belong sa kanilang grupo dahil siya pala ang topic nila kapag wala siya. Ang ganyang klase ng mga kaibigan ay hindi deserve na kaibiganin ulit. Oo, pwedeng patawarin, pero that's it. Hindi na pwedeng ibalik ang dating pinagsamahan kasi may lamat na. Oh, may bago ka ng boylet, Avery? Gulat na tanong ni Summer na makita niya ang gwapong binata sa tabi ng kanyang kaibigan. It's just my friend, Summer. Enjoy shopping. Teka, you look so familiar. Saan ba kita nakita? Baka nakita mo lang ako sa tabi-tabi, miss. Hinila na ni Avery si Wade at pumasok na silang dalawa sa maliit nitong opisina. Sinimangutan niya ang binata at inirapan ito kalaunan. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nainis nang sinagot ni Wade si Summer. Habang chinecheck ni Avery ang mga bago niyang stocks, ay parang maamong tupa si Wade sa kanyang tabi. Napaismid siya nang magtagpo ang kanilang mga mata. Hanggang ngayon kasi ay naiinis pa rin siya sa binata. Hey, what's wrong? Anong problema natin, Av? Malambing nitong tanong. Ewan ko. Itanong mo kay Summer. Baka alam niya. Biglang natawa ang binata dahil ang cute ni Avery ngayon. Maldita. Fine. Sa susunod, hindi ko na siya papansinin. Sheh, bakit naman hindi mo siya papansinin? Hindi naman kita boyfriend para pagbawalan kong makipag-usap sa ibang babae. Tabi ka nga dyan, may aayusin lang ako. Napailing na lang ang binata. Para pansinin na siya ni Avery, naisipan niyang bilhan ito ng ice cream. Nagpaalam muna siya saglit sa dalaga na may bibilhin lang siya sa labas at mabilis namang tumango si Avery. Pagbalik niya ay may kausap ng lalaki ang dalaga sa loob ng shop nito. Nagkasalubong ang kilay nito na makitang binigay ng lalaki ang cellphone nito sa kanyang amo. Malalaking hakbang ang ginawa niya para lang mabilis siyang makarating sa kinaroroonan nila. Love, nakabili na ako ng ice cream mo. Binigay ni Wade ang isang ice cream kay Avery. At mabilis niyang hinablot ang cellphone ng lalaki na hawak ng dalaga. Brad, ito ang number ko. Tawagan mo ako kapag gusto mo makipagkita sa akin. Matigas nitong sabi. Dali-dali namang kinuha ng lalaki ang cellphone nito at laglag ang balikat nitong umalis sa shop ni Avery. Uy, anong nawa pinagsasabi mo dyan? Ikaw ah. Don't tell me gusto mong labang tawagan natin sa isa't isa. Mapaglarong sabi nito. Sinabi ko lang yon para malaman niyang wala siyang pag-asa sa'yo. Ganun ba mga tipo mong lalaki? Mukhang playboy at puro pasarap lang ang alam? Nakabusangot nitong sabi. Uy, hindi ko sa type no. Tsaka magpapapicture lang siya sa'kin. Ay naku, Wade. Nangingiting bumalik si Avery sa opisina nito. Dahil kay Wade, nakalimutan na niyang tuluyan si Xander.
Masaya na ang dalaga dahil kahit papano ay napapasaya siya ni Wade araw-araw. Palagi silang magkasama kaya naging close na sila sa isa't isa. Hindi niya namamalaya na palagi na pala siyang nahangiti at tumatawa kapag si Wade ang kasama nito. Paano ba naman kasi? Ang funny niyang kausap minsan. Hindi niya lubos akalain na sa unexpected person niya pala mahahanap ang tunay na kahulugan ng happiness. Huy, hindi itong daan papuntang mansyon. Saan ba ako dadalhin? Huy, kulto ka ba ng mga sindikato? Relax, ipapasya lang kita. May bagong kainan kasi akong na-discover, kaya gusto kitang dalhin dun. Saka mukha ba akong kidnapper sa paningin mo? Sa gwapo kong to? Nakangiwi nitong sabi. Sorry na, hindi ko naman kasi alam na dadalhin mo ko sa kainan ni. Saka manilibre ka ba ngayon? Oo, ililibre kita. Pero baka hindi mo magustuhan ang pupuntahan natin ngayon. Kumakain ka ba ng mami? Oo naman, favorite ko yun. Sa wakas, makakatikim ako ulit ng mami. Thank you, Wade. You're the best. Nang makarating sila sa mamihan, agad naghanap si Wade ng bakanting upuan. Napangiti siya na makitang walang arteng umupo si Avery sa plastic na upuan. Mukhang maganda talaga ang pagpapalaki sa kanya ni Mr. Castudio. Napaka down to earth niyang tao. Sa ilang araw nitong pananatili sa mansyon ng mga Castudio, napansin niyang hindi masyadong stricto si Lemuel sa kanyang mga tauhan. Saka mabait ito sa lahat. Wow! Amoy pa lang? Mukhang masarap na. Kain na tayo, Wade. Maraming salamat sa libre. Sa susunod, ako naman ang manilibre sa'yo. You're always welcome, Avery. Alam mo naman na malakas ka sa akin. Para kay Wade, date na nilang dalawa ito ni Avery. Kahit anong pigil niya sa nararamdaman nito na huwag mahulog sa dalaga ay hindi niya magawa. Dahil araw-araw siyang nahuhulog kay Avery. Kain na tayo? Dahan-dahan lang, mainit pa yan. Pagkatapos nilang kumain ng mami ay naglibot-libot pa sila sa lugar na yun. Nagulat si Avery nang biglang pinagsiklop ni Wade ang kanilang mga kamay. Ang lakas ng puso niya ngayon na animoy nakikipagkarera sa kabayo. Sigurado siyang pulang-pula na rin ang buong mukha nito. This feeling is new to her. Ni hindi nga niya ito naramdaman kay Xander. Tanging kay Wade niya lang ito naramdaman. Halo-halong emosyon ang kanyang nadarama sa araw na ito. Mabait, hindi babaero at gentleman na lalaki si Wade, kaya hindi imposibleng mahulog ang loob ni Avery sa kanya. Ang ganda-ganda mo, Avery. Hindi bagay sa'yo ang maghabol sa isang lalaki. Ikaw ang dapat hinahabol. Always know your worth, love. Because you're a rare diamond that everyone wants. Always remember that, love. Wade, paano mo nalaman ang bagay na yan? I mean, hindi ko naman nakwento sa'yo ang pagiging desperada ko sa isang lalaki. Ako yung lalaking nagbigay sa'yo ng advice sa cafe, Avery. Masaya akong makita na hindi ka na-affected sa ginawa nila sa'yo. Nagulat si Wade nang yakapin siya ng mahigpit ni Avery. Puno ng pagmamahal niyang hinaplos ang likod nito habang hinahayaan niyang umiiyak lang ang dalaga sa balikat nito. Wala na. Hulog na siya sa dalaga. Plano niya lang naman na alamin kung anong ugali ni Mr. Custodio, pero mukhang mabibingwit niya pa ang anak nito. Ang swerte niya naman kung sakaling maging girlfriend niya ang dalaga. Siguro, pinagtatawanan mo rin ako kagaya nila, no? Mahinang sambit ng dalaga. What the? Hindi, no? I will never make fun of a person who was betrayed by their friends. Avery, chin up. You're so strong, Av. That's why I always admire you from afar. Maraming salamat talaga, Wade. Saka, kanina ka pa love ng love, John. Ikaw ah. Mukhang gusto mo talagang love ang tawagan natin sa isa't isa. Pwede naman tayong dalawa na lang. Basta wag mo lang akong tawaging love kapag nasa mansyon na tayo. Baka matanggal ako sa trabaho. Kinilig tuloy si Avery. Kahit kailan talaga, effective ang paglalandi ni Wade sa kanya. Tsaka gustong-gusto niya na tinatawag siya nitong Av or Love ng binata. Nang makauwi sila sa mansyon ay talagang hindi mawala-wala ang malawak nitong ngiti sa labi. Sa sumunod na araw, may natanggap siyang isang invitation galing sa pamilya nila Johan. Malakas siyang napabuntong hininga.
Gustuhin man niyang hindi pumunta, subalit importante sa kanyang party na to. Gusto niyang mas makilala ang clothing business nito kaya kailangan niyang makipag-socialize at dumalo sa ganitong klaseng event. Manang, pakitawag nga po si Wade. Pakisabi po sa kanya na may pag-uusapan lang kami sa opisina. Sambit nito. Pumunta siya sa second floor ng kanilang mansion kung saan matatagpuan ang home office nito. Ilang sandali lang ay dumating na rin si Wade. Tumutulo pa ang tubig sa buhok nito nang pumasok siya sa kanyang opisina. Napasinghap siya nang kindatan siya nito. Ang lakas talaga ng loob nitong landiin siya kapag silang dalawa lang. Pero kapag kasama naman nilang ibang tao, ay ang suplado niyang tignan at parang hindi sila close sa isa't isa. May papagawa ka ba sa akin, love? Tanong agad ni Wade. Wala naman, pero may sasabihin lang ako sa'yo. Kailangan ko kasi ng escort sa dadaluhan kong party. Pero wala akong mahanap, kaya ikaw na lang ang gagawin kong escort mamayang gabi. Nanliit ang dalawang mata nito. Don't tell me second choice mo lang ako. Avery naman, dapat ako palagi ang first choice mo. Saka huwag ka nang tumingin sa iba, nandito lang naman ako sa tabi mo eh. Aba, malay ko ba kung busy ka mamayang gabi? Alam ko naman na may ibang bagay ka rin pinagkakaabalahan at ayokong maistorbo kita. Sa bagay, may point siya. Pero kapag si Avery na ang usapan, hindi uso ang salitang busy sa kanya. Uunahin at uunahin niya pa rin ang dalaga bago ang iba. Si Avery ang pumili ng maroon at 3-piece suit na suot nito ngayon. He looks dashing tonight. Humikinang ang kanan nitong tenga dahil sa suot nitong diamond earrings. Tiyak niyang pagkakagaluhan talaga siya mamaya ng mga kababaihan. Napanganga na lang si Avery na makita niya ang binata. Para itong hot CEO ng isang sikat na kumpanya. Parang gusto na lang niyang ikulong si Wade sa kanyang silid. Ang gwapo talaga nito. Wala ka bang ibang gown dyan, Avery? Masyado kasing revealing ang suot mo ngayon. Wala na, love. Saka hindi naman masyadong revealing eh. Don't worry. Walang ibang lalaking lalapit sa akin sa party na pupuntahan natin. Wala talaga. Dahil babantayan kitang maigi mamaya. You're always shining, love. You're beautiful inside and out. Thank you for always reminding me every day how beautiful I am. I really appreciate it. Nakangiti nitong sabi. Agaw atensyon silang dalawa nang pumasok sila sa loob ng hall. Confident namang maglakad si Avery at Wade sa red carpet. Halos mabali na nga ang leeg ng mga taong nadadaanan nila ngayon. Nang makarating sila sa harapan upang i-greet ang mag-asawang Mendoza, ay bigla silang nilapitan ng mga kaibigan nito. Wow, Avery! You look so beautiful! Siya na ba ang lalaking sinasabi mong the one? Tanong sa kanya ni Mrs. Mendoza. Sana nga, tita. Thank you for inviting me, tita, tito. Si Wade nga pala, kadate ko ngayong gabi. Good evening, Mr. and Mrs. Mendoza. It's an honor to meet you in person. Bet ko sa para sa'yo, iha. Ang aura niya ay nagsusumigaw ng karangyaan. Ang galing mo talagang pumili, Avery. Ngumiti lang si Avery at nagpaalam na silang dalawa ni Wade sa mag-asawang Mendoza. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang mga dati nitong kaibigan na nasa kanilang gilid. Napapatigil sila saglit ng binata upang batiin ang mga kakilala nito sa business industry. Nang umupo na sila sa kanilang table ay nilapitan agad siya nila Summer. Bigla namang sumeryoso ang mukha ni Wade at mabilis niyang nilagay ang isang kamay nito sa bewang ni Avery. Gusto niyang ipakita kay Xander na hindi na siya mahal ni Avery at naka-move on na ito sa kanya. Kapag nakikita niya talaga ang mukha ng binata ay nababadrip siya. Hindi naman ito masyadong gwapo. Weh, kaya nagtataka siya kung bakit nabaliw si Avery sa lalaking ito. Hi Avery, ba't hindi ka na nagpaparamdam sa amin? Tanong ni Johan sa kanya. Hello Johan, naging busy na kasi ako. At hindi kayo worth it na paglaanan ng oras. I hope masaya kayong apat na pinagtatawanan ako behind my back. What are you talking about, Avery? Naguguluhan na tanong ni Genesis. Siguro, ito na nga ang tamang panahon para kumprontahin silang apat. Naku, huwag na kayong magmaang-maangan pa. Narinig ko lahat ang mga pang-aalipusta niyo sa akin nung nasa cafe kayo. Anyway, thank you for the friendship. Sana nun palang sinabi nyo na ayaw nyo sa akin. Hindi yung nagtitiis kayong kasama ako.
You're so brave, love. I've always got your back, Avery. Bulong ni Wade sa dalaga. Napaismid si Summer at matalim niyang tinitigan si Avery. Si Sander naman ay mukhang wala sa sarili niya ngayon. Samantalang si Genesis ay hindi na muling nagsalita. Si Johan lang itong patuloy na nag-e-explain, pero hindi niya ito pinapakinggan. Para saan pa? Wala na talaga siyang balak makipag-ayos sa kanilang apat. She already knows her worth. Tara na nga, Johan. Hayaan na natin siya. Hindi naman siya kawalan eh. Naiinis na sabi ni Summer sa kaibigan nito. Matamis namang ngumiti si Avery at kumaway nang umalis na sila. Umalis na ang tatlo kaya nagtaka siya kung bakit hindi sumama si Xander sa kanila. Samantala, bigla namang nagselos si Xander na makita niyang ang sweet ni Avery sa lalaking kasama nito. Hindi niya maintindihan ng sarili nito kung bakit bigla siyang natakot na baka hindi na siya gusto ng kababata nito. Para malaman kung siya pa rin ang gusto ni Avery o hindi na ay naisipan niyang isayaw ang dalaga sa gitna kung saan marami ng couples ang nagsasayaw doon. Avery, pwede ba kitang isayaw? Nilahad niya ang isa nitong kamay sa dalaga. I'm sorry, hindi ako pwede eh. Mabilis nitong tanggi. Umanap ka na lang ng iba. Wala sa sariling bumalik si Sander sa kanilang table. Masakit palang ma-reject. Ngayon, alam na niya ang naramdaman noon ni Avery tuwing nire-reject niya ang dalaga at pinapahiya sa harap ng maraming tao. Napakuyom ang dalawang kamay nito na makitang hinalikan ng lalaki ang pisngi ni Avery. Bro, are you okay? Kung nakakamatay lang ang tingin, kanina pa nakabulagta sa sahig ang lalaking kasama ni Avery. Don't tell me may gusto ka na sa kanya. Shut up, Johan. What? Nagtatanong na naman ako. Anong feeling na makita ang babaeng baliw na baliw sa iyo noon na may bago na? Nanghihinayang ka, no? Tsaka mo lang talaga marirealize na mahal mong isang tao kapag wala na siya sa tabi mo, kapag hindi ka na niya kinukulit tulad ng dati. Loko, she's happy now. You're unbelievable, Sander. Akala ko ba hindi mahuhulog ang loob mo sa babaeng yan? Tapos ngayon para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Iyo, kung ako sa'yo, umanap ka na lang ng iba. Pagtatawanan ka lang niya kapag nalaman niyang gusto mo rin siya. Sambit ni Summer sa binata. Nakakahinga na si Avery ng maluwag ngayon. Dahil sa wakas, nasabi na niya sa mga dati nitong kaibigan ang gusto niyang sabihin sa kanila. Tama nga si Wade, hindi talaga sila makakabuti sa kanya. Dahil pare-pareho lang silang spoiled brat at matapobre. Pagkatapos ng gabing yun, araw-araw nang nagpapadala ng bulaklak si Xander kay Avery. Napagtanto niyang mahal pala niya ang dalaga. Subalit huli na ang lahat dahil wala nang nararamdaman sa kanya si Avery. Pero gagawin niya ang lahat para ma-inlove ulit sa kanyang dalaga. Avery, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Huwag kang mabibigla ha. Ano kasi? Mahal na kita. I love you, Avery. Pwede bang ligawan na lang kita? Kinakabahang tanong ni Wade sa dalaga. Talaga? Oo naman, Wade. Pwedeng pwede. Pero sigurado ka ba talagang mahal mo ako? Yes, love. I'm 100% sure of my feelings for you. I love you. And my intentions are pure. Hindi na makataliligawan kapag wala akong nararamdaman sa'yo. Oh my gosh, baby Wade. Kinikilig ako. Sambit ng dalaga. Pinisil ng binata ang dalawang pisngi nito sabay hinalikan ang noon ni Avery. Nandito silang dalawa ngayon sa rooftop. Tulog na ang ibang kasamahan nila dahil sa alas 9 na ng gabi. Labis ang sayang kanyang nararamdaman ngayon. Kaya pala nilayo siya ni Lord kay Xander dahil may lalaki palang nakalaan para sa kanya talaga. Simula nang dumating si Wade sa buhay niya, hindi na siya muling nalungkot. I love you, Wade. Thank you for coming into my life. Thank you for loving me for who I am and for embracing my flaws. Sa totoo lang, sa'yo ko lang naramdaman na magiging payapa ang buhay ko kapag ikaw ang kasama ko. I love you more, Avery. Tanggap kita kahit sino ka paman. Pangako, hindi ko sasayangin ang chance na binigay mo sa akin. Palagi mong tatandaan na kahit anong mangyari, hindi kita iiwan at pababayaan. I will always be at your side, love. Wade, ano nga palang nagustuhan mo sa akin? Yung ugali mo. Mabait ka. Humble na tao. Generous tapos matalino ka pa.
Kaya sobrang swerte ko dahil nakilala kita, Avery. Labis na nag-e-enjoy si Avery sa late night talks nilang dalawa ni Wade. Ngayon niya lang napagtanto na masarap palang mahalin ang mga matured na lalaki. Kasi hindi lang puro lande ang alam nila, kundi marami rin silang baon na words of wisdom. Isa sa mga nagustuhan niya sa binata ay napaka-understanding nitong lalaki. God is really amazing. No word can explain how thankful she is. Because right now, she has received countless blessings and overflowing love from his favorite person. The man who treats her right and values her worth as a woman, after all the heartaches, betrayals, and sufferings, God never abandoned her. Instead, he gave her a loving and loyal man. Sana lang ay sila pa rin hanggang sa huli. Sana lang ay wala nang kontrabidang humadlang sa kanilang dalawa. Avery, anak, may boyfriend ka na ba? Tanong ni Lemuel sa kanyang anak. Paglipas ng 4 na buwan, napansin niya kasing palaging late umuwi si Avery. Alam naman niyang hindi na bata ang anak nito pero hindi niya lang maiwasang mag-alala dahil baka sino-sino na ang dinidate nitong lalaki. Baka mamaya ay pera lang ang habol nito sa kanyang anak. Wala pa po, Papa. Pagsisinungaling nito. Hindi pa siya handang aminin sa ama nito na may boyfriend na siya. Alam niyang hindi papayag ang papa nito sa relasyon nilang dalawa ni Wade kapag nalaman niya ang totoo. Eh, ba't palagi kang late umuuwi? Araw-araw bang busy sa shop mo? Napapadalas kasi ang labas naming magkaibigan, kaya minsan ay late na akong umuuwi. Pagsisinungaling niya ulit. Nakahinga ng maluwag si Avery nang makitang mukhang kumbinsido ang kanyang ama sa palusot nito. Kailangan na talaga nilang mag-ingat ni Wade sa bawat galaw nilang dalawa para hindi sila mabuko. Hindi naman niya kinakahiya ang boyfriend nito. Subalit na babahala lang siya na baka may gawing masama ang ama nito kay Wade. Pero kung dumating man ang araw na malalaman ng ama niya ang relasyon nila ni Wade, ipaglalaban niya ang pagmamahala nilang dalawa. Taas noon niyang sasabihin sa kanyang ama na mahal niya ang binata at hindi niya hihiwalayan ito kahit anong mangyari. Because she knows that her love for him will conquer every child that comes their way. Good morning, love. Oh, ba't parang ang lungkot mo? May problema ka ba, Avery? Masuyong tanong nito. Love, bawas-bawasan muna natin ang palabas natin sa gabi. Tinatanong kasi ako ni Papa kanina kung may boyfriend na ba ako. Kasi napapansin niyang palagi akong late umuuwi sa gabi. Noted, love. Saka mamaya, aalis pala ako. May importante lang akong pupuntahan. I will update you from time to time kung anong ginagawa ko para mapanatag ang loob mo. I love you, Avery. I love you too, Wade. Ingat ka sa biyahe mamaya. Sa lumipas na buwan, hindi pa rin tumitigil si Xander sa pagpapadala sa kanya ng bulaklak, kaya naiinis na siya. Palagi namang binibigay ni Avery ang mga bulaklak na natatanggap niya sa mga kasambahay nila. Tuwing umaga ay busangot ang mukha ni Wade dahil siya pala ang kumukuha sa mga bulaklak na dumarating sa mansyon. Ngunit isang araw, nalaman ni Mr. Custodio na may relasyon ng kanyang anak sa personal driver nito. Hindi siya nasiyahan sa nalaman nito. Kaya naman dali-dali siyang umuwi sa kanilang mansyon at pinuntahan si Wade sa kanyang quarter. Good afternoon, sir. May kailangan po ba kayo sa akin? Magalang nitong tanong. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Hiwalayan mo ang anak ko dahil wala siyang future sa'yo. Tanggal ka na rin sa trabaho at huwag ka nang magpakita kay Avery. Kahit kailan, kung ayaw mong may mangyaring masama sa'yo. Tinatanggap ko po ang desisyon yung tanggalin ako sa trabaho. Pero ang layuan si Avery, hindi ko po kayang gawin yun. Saka na po ako lalayo kapag si Avery na ang humiling sa akin na layuan ko siya. Try me, young man. Gagawin ko ang lahat para lang maprotektahan ang anak ko. Umalis ka na ngayon dito sa pamamahay ko at huwag na huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Hindi nakapagpaalam si Wade kay Avery dahil pirasahan siyang pinalabas sa mansyon ng mga kustudyo. Saka hindi naman siya nagalit sa ginawa ni Lemuel sa kanya. Naiintindihan niya ito dahil gusto niyang protektahan si Avery. Akala siguro niya ay peperahan lang ito ang anak niya dahil isa lamang siyang mahirap na driver. Ganun naman ang mga magulang. Gagawin nila ang lahat para mailayong kanilang anak sa mga mapagsamantalang tao. Subalit hindi naman siya ganung klaseng tao. Sa katunayan nga ay mas mayaman pa siya kaysa sa mga kustudyo. Papa, nasan po si Wade? Ba't ang driver niyo pong sumunod sa akin?
Tanong agad ni Avery sa kanyang ama na makarating ito sa kanilang mansyon. Huwag mo nang hahanapin ang wala anak. Bukas na bukas, dito natitira si Xander sa mansyon natin. Kailangan kita ngayon, Avery. Nalulugi na ang negosyo natin. Kaya i-a-arrange marriage kita kay Xander. Ayoko, Papa. May mahal na akong iba at hindi ko magagawang magpakasal sa lalaking yun. Kahit ngayon lang, Papa. Pakinggan niyo naman ako. Anak pa talaga ang tingin niyo sa akin? Or I'm just one of your tool na kapag kailangan mo nang gamitin, ay hindi ka magdadalawang isip na gamitin to? Dahil sa galit ay nasampal ni Lumwell ang kanyang anak. Ginagawa ko to para may magandang future ka, Avery. Sinong gusto mo? Yung driver mo? Anong ipapakain niya sa'yo kapag naging asawa mo siya? Sa ayaw at sa gusto mo, papakasalan mo si Xander. Para may maganda kang future at maisalba ang naluluging kumpanya natin. Labis na nalungkot ang dalaga nang malaman niyang wala na si Wade, na sinisante na siya ng kanyang ama. Nang makatulog na ang lahat ng kasamahan nito sa mansyon, dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan. Gusto niya makita ngayong gabi ang binata, kaya tinawagan niya ito at tinanong kung nasan siya. Nang malaman niya kung nasan si Wade, agad niyang pinuntahan ito. Nang makarating siya sa kondo ng binata ay nagulat siya na makitang nag-aabang sa kanya si Wade sa labas ng building. Love! Emosyonal na sabi nito at mabilis na niyakap ang binata. Anong problema natin, love? Ba't ka umiiyak? Akyat muna tayo sa unit mo. Doon ko nalang sasabihin sa'yo nangyari kanina sa mansyon. Teka, dito ka ba nakatira? Nagre-rent lang ako ng unit, love. Actually, sa pinsan ko to na Seaman. Pagsisunungaling ni Wade. Napatango na lang si Avery. Sa pagkakaalam niya kasi ay mahirap lamang ang binata. Kaya nagtaka siya kung bakit nakatara ito sa isang mamahaling condo unit. Namangha ito na makapasok na siya sa loob ng unit ni Wade. Malinis at puro mamahaling mga muebles ang nakikita niya ngayon. Pinaupo siya ng kanyang nobyo sa sofa at iniwan siya saglit nito. Pagbalik niya ay madala itong isang basong tubig. Inuha niya ang tubig na binigay ni Wade at diretso niya itong nilagok. Pinaupo ni Wade ang kanyang nobya sa kandungan nito. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito habang ang isa niyang kamay ay nakapulupot sa bewang ni Avery. Mahal na mahal niya talaga ang dalaga. Hindi niya kayang iwan o hiwalayan ito. Wade, ayokong ikasal kay Xander. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Ikaw na ngayon ang mahal ko at hindi na siya. Gusto ni Papa na pakasalan ko siya para maisalba ang nalulugi naming kumpanya. Mahal ko si Papa pero hindi ko kayang sundin ang pinapagawa niya sa akin. Inalo ni Wade ang kanyang nobya. Don't worry, love. Hindi ko hahayaan na mapunta ka sa lalaking yun. Ako lang dapat ang pwede mong pakasalan. Sa akin ka lang. Hinarap ni Avery si Wade at masuyo niyang hinalikan ang kanyang nobyo. Mahina siyang napadaing nang kinagat ni Wade ang pangibabang labi nito. Kung ano man ang mangyayari sa kanila ngayon ng binata ay hindi niya pagsisisihan nito. Masaya siyang si Wade ang lalaking makakakuha ng virginity nito. Dahil sigurado itong hindi siya iiwan ng binata pagkatapos ng gabing ito. Halos mapaso ang dalaga sa bawat haplos ni Wade sa kanyang buong katawan. Sa bilis ng pangyayari, hindi niya namalayang binuhat na pala siya kanina ni Wade at dinala sa silid nito. Love, sigurado ka bang handa ka na sa bagay na to? Hindi pa huli ang lahat para umatras, Avery. I love you, Wade. Handa na akong ibigay sa iyong sarili ko, love. You can do everything you want to do in my body. Mas mahal kita. Alam mo yan, gagawin kong lahat para hindi ka ipakasal ng papa mo sa lalaking yun. Basta magtiwala ka lang sa akin, Avery. Kinaumagahan, nang nagising siya ay wala na si Wade sa kanyang tabi. Paika-ika siyang naglakad papuntang CR dahil masyadong masakit ang kanyang gitnang parte. Good morning, love. Gising ka na pala. Sambit ni Wade sa dalaga. Ang bango talaga ng girlfriend ko. Pakis nga. Ang aga-aga, hinaharot mo ako. Love, uuwi na rin ako mamaya pagkatapos natin kumain ng breakfast. Noted, love. Pwedeng sumama? Gusto ko lang kausapin ang papa mo ng masinsinan. Sige, kung yan ang gusto mo. Dahil sa kaba, hindi napansin ni Avery ang mamahaling sasakyan na minamaneho ni Wade ngayon. Habang nasa biyahe sila pa uwi ng kanilang mansyon ay kanina pa siya nag-iisip kung anong sasabihin itong alibay.
Sigurado kasi siyang galit na sa kanya ang papa nito dahil nalaman niyang umalis siya kagabi nang walang paalam. Huminga muna ng malalim si Avery bago siya lumabas ng sasakyan ni Wade. Napangiti siya nang pinagsiklop ng binata ang kamay nilang dalawa. Kahit papaano ay nabawasan ang kabang nararamdaman nito. What's the meaning of this, Avery? Bakit mo kasama ang lalaking yan? Galit na sigaw ni Lemuel sa kanyang anak. Gusto niya po kayo makausap, Papa. Tsaka nasabi ko na sa'yo kagabi na hindi ako magpapakasal kay Xander. Wala na kaming dapat pag-usapan. Paalisin mo ang lalaking yan kung ayaw mong ipakaladkad ko sa mga security guards natin. Banta ni Lemuel. Umayos ka, Avery. Hindi ka ba nahihiya kay Xander? Dinala mo pa talaga ang hampas lupa na yan dito sa pamamahay natin. Dahil hindi nakikinig si Avery sa kanya, ay inutusan niya mga tauhan itong dalhin ang kanyang anak sa silid nito. Subalit hindi natuloy nang biglang magsilita si Wade. You can't force your daughter to marry a jerk like him, Mr. Custodio. Natawa na mapakla ang matanda. Kahit anong sabihin niya, ay hindi na mababago ang desisyon nito. Ang pamilya lang ni Xander ang handang tumulong sa kanya ngayon. Gagawin niya ang lahat para maituloy ang arranged marriage nila Xander at Avery. Ayaw niya makita ang kumpanyang pinaghirapan itong itayo nang biglang mawala sa kanya. Kaya naman gagawin niya ang lahat para maisalba ito. Kahit pamasaktan niya ang damdamin ni Avery. Alam mo, Wade, mas mabuti pang umuwi ka na lang. Kasi hindi ka naman kailangan dito. You're powerless. Kaya hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong mangyari. Umanap ka na lang ng ibang babaeng mamahalin mo. Yung ka-level mo dapat. Nang iinsultong sambit ni Lemuel. Sayang, may offer pa naman sana ako sa'yo. Kaya kong ibangon yung kumpanya mo at mapalago ito sa loob ng 3 buwan. Kung sa akin ipapakasal si Avery. Saka kayang-kaya kong sirain ang kumpanya ni Xander sa isang pitik lang ng kamay ko. You're delusional, bro. Kaya mo ibangon ang nalulugi nilang kumpanya? Eh wala kang isang milyon sa bank account mo dahil isa ka lang namang hamak na driver. Tapos sasabihin mong kayang-kaya mong sirain ang negosyo namin? Naka-drugs ka ba? Natatawa na tanong ni Xander sa binata. Hindi ikaw ang kausap ko, Mr. Melendez. By the way, I am Wade De La Vega, the CEO of W Company. This is my business card, Mr. Custodio. Just call me if nagbago na ang isip mo. Nanginginig na kinuha ni Lemuel ang business card ng binata. Matagal na niyang alam ang tunay na may-ari ng W Company ay isang binata na nasa late 20s. Pero hindi niya akalain na si Wade pala ang may-ari ng kumpanyang ito. Dahil hindi niya makausap ng maayos si Avery, ay binuhat na niya ang dalaga na parang bagong kasal. Dahan-dahan niyang binaba ang dalaga sa passenger seat. Malakas ang napadaing nang bigla siyang hinampas ng girlfriend nito. Love, ba't mo ko hinampas? Ikaw na lalaki ka? Nagsinungaling ka sa akin. Hindi talaga sa pinsan mo ang condo unit na yon, kundi sa'yo talaga. Oo, love. Galit ka ba sa akin kasi nagsinungaling ako sa'yo? Sorry na, love. Sasabihin ko naman sa'yo yung totoo eh. Humahanap lang ako ng magandang shampoo. Che, kaya pala hindi ka man lang kinabahan nang sinabi kong ipapakasal ako ni Papa kay Xander. Kasi mas mayaman ka pala kaysa sa aming lahat. Basta importante, mahal kita, Avery. Mawala ng lahat sa akin. Huwag lang ikaw. You're my everything, love. Hinalikan ni Wade ang noon ng kanyang nobya at niyakap ito ng mahigpit. Napagtanto niya na walang saysayang kayamanan nito kung mawawala si Avery sa piling niya. All the money, power and fame are worthless if her girlfriend marries someone else. Aanhin niya ang yaman nito kung hindi naman siya masaya. Useless din. Nang makarating sila sa condo unit ni Wade, agad silang nag-usap. Ipinaliwanag sa kanya ng binata kung bakit siya nagpanggap na mahirap at pumasok bilang driver ng kanilang pamilya. Nang magkaliwanagan na sila sa isa't isa, ay nangako ang binata na hindi na siya magsisinungaling ulit. I love you more, Wade. Ang swerte ko talaga pagdating sa'yo. Sa kabilang banda, agad na pinutol ni Lemuel ang partnership nilang dalawa ni Mr. Lander Melendez. Sinabi niyang hindi na niya ipapakasal si Avery kay Xander. Nirespeto naman na mag-asawang Melendez ang naging pasya nito at humingi siya ng tawad sa kanilang lahat. Tipid lang silang umiti dahil natatakot silang magsimula ang gulo.
Lalo na tinakot sila ni Mr. De Vega na kung ipipilit nila ang pakikipag-partnership sa mga kustudyo, ay babagsakin ni Wade ang kanilang kumpanya. Papa, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Avery nang pagbuksan niya ang pintuan ng ama nito. Anak, nandito ka pala. Inimbitahan kasi ako ni Wade. Avery, I'm sorry. Pasensya na kung hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Pasensya na kung nasaktan ko ang damdamin mo. Wala na po sa akin yun. Saka alam ko naman na iniisip niyo lang ang kinabukasan ko. Kaya niyo nagawa yun. Pinapatawad na kita, Papa. Pero sana, humingi ka rin ng tawad kay Wade dahil hindi ko nagustuhan ang pang-iinsulto mo sa kanya kaninang umaga. Papa, ikaw ang nagturo sa akin na wag akong manginginsulto ng ibang tao. Pero bakit mo ginawa yun? I'm sorry, anak. Nadala lang ako sa emosyon ko kanina. Napakabuti mo talagang anak, Avery. Hayaan mo. Hihingi rin ako ng tawad sa boyfriend mo. Sunod-sunod na napalunok si Lemuel na makita ang mamahaling muebles ni Wade. Bigla tuloy siyang nahiya. Masasabi niyang mabait na bata si Wade dahil kahit na hindi maganda ang trato niya dito, ay ginagalang pa rin siya ng binata. Mas lalo siyang humanga sa binata nang malaman niyang siya ang nagluto sa lahat ng ulam nila ngayon. Mas lalong napanatag ang loob niya dito dahil alam niyang nasa mabuting kamay ang kanyang anak. Wade, iho, alam kong hindi maganda ang tingin mo sa akin. Pero nais ko sanang humingi ng tawad sa mga masasakit na salitang nasabi ko sa'yo. Honestly speaking, I really salute you for being brave enough to fight for your love for my daughter. I'm happy na nakatagpo siya ng lalaki na papahalagahan siya buong buhay niya. Apology accepted, Papa. Practice lang, dahil malapit mo na akong maging son-in-law. Ngiting sabi nito. Kalimutan na natin ang nangyari kanina at nitong nakaraang araw. Sa kagaya po ng sinabi ko sa iyo kanina, ibabangon ko ang nalulugi mong negosyo. Dahil wala nang kontrabida sa kanilang pagmamahalan, naging payapa na ulit ang buhay nilang dalawa ni Wade. Nakabangon na rin ang nalulugi nilang negosyo. Paglipas ng 2 buwan ay ikinasalagad silang dalawa ni Wade. Ready na siyang mag-settle down at ganun din ang partner nito. Kaya nagpakasal na siya. Simula na maging asawa niya si Wade ay mas lalong naging sweet at clingy ito sa kanya. Minsan nga ay kahit nagbabanyo siya ay nakabuntot pa rin ang asawa nito sa kanya. Nandito sila ngayon sa ancestral house nila Wade, kasama ang buong angkang de la Vega. Mabait ang mga biyanan nito at palagi siyang ini-spoil ng kanyang mother-in-law. Kaya close na close niya talaga ang mama ng mister nito. Mrs. Ko, nandito na ang fresh na papaya. Ano pa ang gusto ng maganda kong asawa? Nasa na yung mayonnaise, Wade? Masungit nitong tanong. Alam mo, ang pangit mo. Yung totoo, ginayong mo ba ako nun? Nalaglag ang panga ni Wade sa sinabi ng asawa nito. What the? Ang gwapo ko kaya? Mrs. naman, patay na patay ka nga sa akin eh. Teka lang, kukuha lang ako ng sawsawan mong mayonnaise. Napakamot na lang ng ulo si Wade. Nitong mga nakaraang linggo ay kung ano-anong pagkain ang pinapakuha ni Avery sa kanya. Tapos muntik na siyang masuka nang pinatikim siya ng kanyang asawa ng pagkain na ginawa nito. Masarap daw pero hindi naman. Ang weird niya talaga lately. Bigla na lamang siyang napatigil sa paglalakad nang mapagtanto niyang hindi pa pala dinadat na ng asawa nito. Dali-dali siyang kumuha ng mayonnaise at nilagay ito sa maliit na mangkok. Hinihingal pa siya, pabalik para ibigay ang mangkok na hawak nito kay Avery. Inirapan pa siya ng kanyang asawa bago niya ito kinuha. Mrs., wala ka bang sasabihin sa akin? Ano naman ang sasabihin ko sa'yo? Na ang baho mo at ang pangit mo na? Yun ba ang gusto mong marinig? Love naman. Ba't ba ang sungit mo ngayon sa akin? Aba, ewan ko. Pero may surprise ako mamayang gabi sa'yo. Nakangiting sabi ni Avery. Agad namang kumislap ang mata ni Wade. Hindi na siya makapaghintay na sumapit ang gabi. Dahil excited na siyang malaman kung anong sorpresa sa kanya ng asawa nito. Nang may nakita siyang pulang gumamela sa gilid ni Avery, agad niyang pinitas ito at binigay sa kanyang magandang asawa. Habang kumakain ng papaya si Avery ay pinugpog niya ng halik ang buong mukha nito. Nang maghapon na, inaya niyang mag-date silang dalawa ng kanyang asawa sa gilid ng batis. Kung wala lang siyang kumpanya sa Manila, ay baka dito na sila sa probinsya tumira ni Avery.
Masarap kasing mamuhay sa probinsya, malayo sa pulusan at magandang tanawin. Wow! Ang lamig ng tubig! Ang sarap maligo dito! Wade, ligo tayo? Suhesto ng kanyang asawa. Mister Ko, ang ganda talaga dito sa probinsya niyo. Hindi mo na kailangang pumunta sa bayan para bumili ng mga gulay o prutas. Kasi lahat ng gusto mong kainin, nasa paligid lang. Pipitas lang ako kung gusto kong kumain ng mangga, papaya, buko, sampalok at iba pa. Oo naman. Kapag may mga anak na tayo, tuwing bakasyon nila, dadalhin natin sila dito. Napangiti na lang si Avery sa tabi ng kanyang asawa. Maingat niyang hinaplos ang siya nito. Napakitang positive ang pregnancy test na ginamit niya, ay agad siyang nagpa-check up. Nalaman niyang isang buwan na pala siyang buntis at nilihim niya muna sa kanyang asawa ang tungkol sa pagbubuntis nito. Mamayang gabi pa niya ito sasabihin sa kanya. Tuwang-tuwa siya nang malaman itong magkakaroon na silang dalawa ng anak ni Wade. Hindi talaga siya nagsisi na nagpakasal siya kay Wade. They really meant for each other. Masasabi niyang panalong-panalo siya sa asawa nito. Kasi tuwing umaga, pinagsisilbihan siya ni Wade. Hindi gaya ng ibang lalaki na gusto nila sila palagi ang inaasikaso. Wade always treats her well. Kaya araw-araw siyang blooming. Balik na tayo sa bahay, Mrs. Baka hinahanap nila tayo doon. Thank you so much, Mr. Ko. Nag-enjoy talaga ako ngayon. May batis din sana sa likod ng mansyon natin sa Manila. Kaso wala eh. Nakanguso pa nitong sabi. Oh, nandito na pala sila, Harrison. Saan kayo galing, mga anak? Tanong ni Amelia sa dalawa. Sa batis, Mama. Pasok muna kami sa aming silid, Ma. Maliligo lang kami saglit. Nang sumapit ang gabi, maingay na ang buong mansyon. Nagtaka si Wade na makitang may nadikit na congratulations na dingding. Anong meron? Baka may celebration na magaganap ngayon. Nagkibit-balikat na lang siya at nilapitan na niya ang asawa nito. Mabilis siyang napatayo nang biglang dumating ang father-in-law nito sa kanilang ancestral house. Agad niyang sinalubong ang ama ni Avery at nagmano sa kanyang father-in-law. Nanlaki ang dalawang mata niya na makitang nasa harapan na ngayon ang asawa nito. Ay oo nga pala. May sorpresa pala si Avery sa kanya. Kumaway pa sa kanya ang misis nito kaya natatawa siyang kumaway pabalik. Masaya siyang nakikita na nag-e-enjoy ang kanyang asawa kasama ang buong pamilya nito. Good evening, everyone. Today, I have a big announcement for all of you. Mister, halika dito, lapit ka sa akin. May ibibigay ako sa'yo. Agad namang lumapit si Wade sa kanyang asawa. Love, bakit mo ako binibigyan ng regalo ngayon? Sa pagkakaalam ko, hindi naman natin anniversary. At hindi ko pa naman birthday. Saka hindi pa Christmas. Kaya naguguluhan ako kung bakit may regalo ka sa akin ngayon. Sus, ang dami mong dada. Buksan mo na yan. Sigurado akong matutuwa ka. Nakangiting sambit ni Avery. Dahan-dahan na binuksan ni Wade ang puting kahon na binigay sa kanya ni Avery. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang luha na makitang positive ang pregnancy test na nasa loob ng kahon. Sumigaw pa siya ng yes. Dahil sa tuwa, puno ng pagmamahal niyang hinalikan ng asawa nito. Lumuhod din siya sa harapan nito at maingat na hinalikan ng siya ni Avery. Magiging daddy na siya. Sobrang saya ni Wade ngayon. Matagal niyang pangarap na bumuo ng malaking pamilya kasama si Avery. Thank you so much, love. Mahinala na akong buntis ka, pero hinihintay ko lang ang kumpirmasyon mo. Excited na akong mahawakan ng baby natin. I love you so much, Avery. I love you too, Wade. Tahan na, tumutulo ng sipon mo. Yuck, nagiging pangit ka na naman sa paningin ko. Congratulations, mga anak. I'm so happy for the both of you. Sa wakas, magiging lola na ako. Masayang sambit ni Amelia. Sa gabing yun, hindi napigilan ni Wade na humagulgol ng iyak. Inalo naman ni Avery ang kanyang asawa para tumigil na ito sa pag-iyak. Years had passed, but only her wife makes her heart flutter. Simula na makilala niya si Avery, hindi na siya lumingon sa iba pang babae. Ni hindi sumagi sa isip niyang mag-cheat dahil sapat na sa buhay niya si Avery at ang kambal nilang anak. Parang kailan lang nang malaman niyang buntis ang asawa niya. Ngayon, malaki na ang kambal nilang dalawa. Pwede nang sundan. Mas lalong naging makulay at masigla ang buhay nilang dalawa ni Avery nang dumating ang kanilang kambal na anak.
Gaya ngayon, gabi na pero energetic pa rin si Wave at Wayne. Sumasakit na ang ulo ng asawa nito dahil ang kukulit daw ng kanilang dalawang anak. Wayne? Wade, anong sabi ko sa inyo? Kapag nasa trabaho si Daddy, huwag niyong pasasakitin ang ulo ni Mommy. Gusto niyo ba ulit magkasakit si Mommy? Mabilis na umiling ang dalawang kambal. Sorry na, Mommy. Hindi na po kami magiging pasaway ni Wayne. Di ba, kambal? Yes, kuya. Tsaka lang tayo magiging pasaway kapag meron na si Daddy. Masayang sabi ni Wayne at umalun-talun pa ito. Manang-mana talaga sa'yo mga bata, Wade. Ay naku. Tapos, gusto mo pang sundan? Aba, tatanda ka talagang maaga niyan. Napapamewang na si Avery habang sinisermonan niya ang asawa nito. Agad naman siyang niyakap ni Wade at pinupog ng halik sa buong mukha nito. Ang asawa niya talaga, sweet at clingy pa rin kahit may anak na sila. Hindi pa rin ito nagbabago. Napatalon sila sa gulat nang biglang may sumabog. Napahilamos na lang ng mukha si Avery na makitang nagpagulong-gulong sa sahig ang dalawang bata. Akala niya ay kung ano na ang sumabog kanina. Pero party poppers lang pala. Kahit kailan talaga, kung ano-anong kalukuhan ang ginagawa ng kambal. Look, Mommy! May bago kaming friend, Jasper! Say hi to our parents. Diyos ko, bata kayo? Saan niyo pa kinuha ang batang yan? Baka mamaya hinahanap na siya ng mga magulang niya. Don't worry, Mommy. Nasa tapat lang ang mansyon natin ang bahay nila. Siya yung sinasabi namin na bagong lipat lang dito sa village natin. Paliwanag ni Wave. Agad na lumabas si Avery nang marinig ang sunod-sunod na doorbell sa kanilang gate. Nang mabuksan niya ang gate ay nagulat siya na makita si Summer sa harap ng mansyon nila. Good evening, Avery. Pasensya na sa abala pero nandito pa ngayon ang anak kong si Jasper? May anak ka na pala. Oo, nandito nga siya. Halika, pasok ka. Speaking of her friends before, okay na silang lima. Napatawad niya niya ang mga ito. Ipinagbubuntas niya noon ang kambal nang kinausap siya ni Johan, Xander, Genesis at Summer. Nang humingi sila ng tawad sa kanya ay agad niya itong pinatawad. Ayaw naman niyang magtanim ng galit sa kanilang apat. Saka nakita naman niyang nagbago na sila at hindi na sila tulad ng dati. Sa bagay, everyone deserves to be forgiven. Pasensya na, Summer. Medyo makalat kasi. Pinaputok kasi ng kambal ang dalawang party poppers. Behave, kambal. May bisita tayo. Sita ni Avery sa kanyang dalawang anak. Ito nga pala si Tita Summer niyo, Mommy ni Jasper. Hello, Tita Summer. Sabay na bati ng kambal. Hinayaan muna nilang maglaro ang tatlong bata kaya naman nagkaroon ng konting usapan si Avery at Summer. Alas 9 na ng gabi nang nagpaalam ang kanyang kaibigan na kailangan na nilang umuwi dahil hinahanap na sila ng asawa nito. Binihisa naman ni Avery at Wade ang kanilang anak dahil puno ng pawis ang buong katawan nila. Naningkit ang dalawang mata niya na makitang maraming bubblegum na nakatago sa bulsa ni Wayne. Ipinagbabawa niya kasing kumain ng bubblegum ang kambal at baka malunok nila ito. Mommy, I love you. I love you too, anak. Pero hindi uubra sa akin ang paglalambing mo ngayon. Kailangan kong kunin ang mga to. Okay po. No problem. Marami pa naman kaming bubblegum na nakatago sa ilalim ng kama namin ni Wave. Mabilis niyang tinakpan ang bibig nito nang napagtanto niyang nadulas siya. Win naman, ba't mo sinabi? Now, wala na tayong bubblegum. Binili ko pa naman yung sa tindahan nila Aling Mila nung binisita natin si Lolo Limuel. Napailing na lang si Wade sa kanyang dalawang anak. Kahit kailan talaga, ang tigas ng mga ulo nila. Ilang beses nang sinabi ni Avery na bawal silang kumain ng bubblegum, pero hindi naman sila nakikinig. Kaya ayan, walang katapusang sermon ang inaabot nila kay Avery. Kinaumagahan, maaga siyang nagising. Gusto niyang bumawi kay Avery dahil this past few days ay hindi na niya naaasikaso ang asawa nito. Natambakan kasi siya ng trabaho, kaya ang ending, isang linggo siyang naging busy at maagang pumapasok sa kanyang trabaho. Good morning, Mrs. Ko. I love you. Maupo ka muna dyan. Magluluto lang ako ng breakfast nating lahat. Av, pasensya na ako nito nakaraang linggo ay hindi kita natutulungan sa pag-aalaga ng kambal. Iyaan mo. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa kanila. Good morning, Mr. Ko. I love you too.
Huwag mo na akong alalahanin, love. Okay lang naman ako at saka hindi naman ako nagre-reklamo eh. Nag-e-enjoy naman ako sa pag-aalaga sa kanila. Saka nagagampanan mo naman ang pagiging asawa at ama mo sa amin ng kambal. Ang swerte ko talaga sa asawa ko. Napaka-understanding at mature mag-isip. Pagkatapos nilang mag-agahan, pumunta na silang lahat sa living room. Maya-maya, nakipaglaro si Wade sa dalawang anak niya. Nasa kandungan niya ngayon si Wave, habang si Wayne naman ay nasa asawa nito. Identical twins si Wave at Wayne, kaya magkamukhang magkamukha talaga silang dalawa. Daddy, nasan nga pala yung pasalubong mo sa amin? Sabi mo kahapon bibilhan mo kami ni Wayne ng gummies. Biglang sabi ni Wave. Agad naman siyang namutla sa kanyang kinauupuan. Patay, mukhang matutulog sa mamayang gabi dito sa living room. Kung bakit ba naman kasi naaalala pa ni Wave ang bagay na yun? Baby naman, huwag mo naman ilaglag si Daddy. Alam mo naman na hindi kayo pwedeng kumain palagi ng gummies dahil baka masira ang ngipin yung dalawa ni Wayne. Ikaw talaga ang salarin kung bakit hindi nauubusan ng gummies ang mga bata. Kung hindi bubblegum ang inunguya nila, gummies naman. Pagbibigyan pa sana kita mamayang gabi na maka-score sa akin. Kaso nagbago ng isip ko. Love naman, sorry na. Saka ngayon ko lang ulit sila binilhan ng gummies. I love you, Mrs. Ko. Pati na tayo. Napahigikik ang kambal na makita nilang parang bata na nag-aagawa ng candy ang kanilang ama. Agad nilang niyakap si Wade at hinalikan para hindi na ito magtampo. Kagaya niya, sweet at clingy rin ang kambal. Bukod sa makulit at madaldal sila ay matalino rin ang kanilang mga anak ni Avery. Kaya proud na proud siya sa mga ito. Love, nakatulog na ang mga anak natin. Baka pwede na. I love you, Avery. I love you too, Wade. Come here, love. Undress me. Nangaakit nitong sabi. Sunod-sunod namang napalunok si Wade. Wala siyang sinayang na oras at nilapitan agad ang asawa. Malapit na sana nilang maabot ang rurok ng tagumpay nang biglang makarinig sila ng sunod-sunod na katok. Natigil lamang saglit si Wade pero nagpatuloy pa rin ito sa kanilang ginagawa. Pagkatapos nilang marating ang ikapitong langit ay taranta ang dalawa at mabilis na nagbihis. Wala sa sarili si Wade nang buksan niya ang pintuan. Daddy, may monster. Sabi niya sa panaginip ko, kukunin niya raw kami ng kambal, Daddy. I'm scared. Hush now, baby. Huwag ka nang umiyak, Wave. Nandito na si Daddy. Pinuhat ni Wade ang kambal at inalo niya ang mga ito. Nang tumigil na silang umiyak ay nilapag niya si Wave at Wayne sa kama. Daddy, why are you so sweat and mommy? Hinabol ba kayo ng monsters? Biglang tanong ni Wayne. Hindi naman baby. Nag-exercise lang kami ni mommy niyo kaya pawis na pawis kami. Halina kayo dito at matulog na kayo ulit. Good night mga anak. Daddy and mommy loves you so much. Good night mommy and daddy. We love you so much. Sabay na sabi ng kambal. Good night, Mrs. Ko. I love you. Sweet dreams. Hinalikan niya ang noon ng kanyang asawa at ganun din ang kambal. Nakangiting ipinikit niya ang mga mata nito hanggang sa makatulog na siya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Siren.